everyone. Welcome to Declare His Word. Ako po si Francis Miguel Tabliso, 18 years old, from Valenzuela City. Isa rin po akong miyembro ng Youth Ministry sa aming simbahan na Faith Commission Fellowship or FCF. Ngayon po ay masaya akong magbabahagi sa inyo ang aking devotion. Ito po ay mababasa sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 6. Sabay-sabay po natin basahin. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, ay hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat, ang sinumang sumasampalataya sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Simple lang po, sumampalataya po tayo sa Diyos at nabibigyan po natin siya ng kaluguran. At bibigyan niya rin po tayo ng gantimpala. Sa panahon po ngayon ng pandemic, marami po tayong iniisip, inaalala, kinakatakutan. Natakot po tayo na maubusan ang supply ng pagkain. Natakot tayo na mahawa ng virus. I would like to encourage all of you, do not let fear and anxious rule yourself, but let your faith conquer your life. Alam po ng Diyos na tayo nagkakamali. May problema o magulo ang buhay at makasalanan. Pero tandaan niyo po na never siyang nakalimot. Never niya po tayong pinabayaan. Patuloy niya po tayong tinatayo, binubuo at binabago. Hindi man agad-agad, pero paunti-unti. Kumbaga, step by step. Halimbawa na lang po nito is ang ama na tinuturuan ng kanyang anak na maglakad. Siyempre, ang anak ay nadadapa. Pero anong sabi ng kanyang ama? Anak, tumayo ka at magpatuloy. Nandito lang ako sa tabi mo. Parang sa buhay po natin, nadadapa po tayo dahil sa mga problema. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Isaiah 41:10. Ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Wow! Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tandaan po natin na meron po tayong Ama na handang gumabay at umalalay sa atin anuman ang problema o pagsubok sa ating buhay. Ang kailangan lang po natin gawin ay maniwala at sumampalataya sa Kanya. At iyon ang Kanyang ikaluluhod. Amen? Ngayon kapatid, kung marami ka pa rin iniisip ng problema pero natakot kang harapin ito, let me pray for you. Let this prayer brings you hope. Claim this prayer as yours. Close your eyes and bow your head. Hallelujah, praise God, we glorify your name, O Jesus. Maraming salamat po sa iyong salita na patuloy nagpapalakas at nagpapatibay sa amin. Lord, pinapaubaya po namin sa inyo ang lahat ng problema at pagsubok sa aming buhay. Alam po namin na hindi niyo po kami babayaan, bagkus kami iyong iingatan at gagabayan. Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo ang aming buhay. Kayo po ang maghari sa buhay namin ito. Ilayin niyo po kami sa anumang tukso ng kaaway, Panginoon. Kami po ay buong pusong sumasampalataya sa iyo, Lord God. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Ngayon, kapatid, binabati kita. At pagkatunggumpayan mo na ang iyong problema dahil kasama mo ang Panginoon. To God be the glory.